Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Mga katropa, ating alamin. Ano nga ba ang kwento ni Jose Abad Santos? Si Jose Abad Santos ay isang kagawad ng gabinete, estadista, at ang ikalimang punong maestrado ng Korte Suprema. Nagsilbi rin siyang acting president ng bansa noong ikalawang digmaang pandaigdig at naging martir sa kamay ng mga Hapones. Ipinanganak si Abad Santos noong 1886 sa San Fernando, Pampanga. Pampito sa 10 anak nina Vicente Abad Santos at Toribia Basco. Nag-aral siya bilang pensyonado sa Estados Unidos, nagtapos ng abogasya sa Santa Clara College at Northwestern University sa Illinois noong 1908 at master sa batas sa George Washington University ng sumunod na taon. Napangasawa niya si Amanda Chupaco noong 1915 at 5 ang naging anak nila, Jose Jr., Osmondo, Luz, Amanda, at Victoria. Naging instrumental si Abad Santos sa pagsulat sa mga tuntunin at konstitusyon ng Philippine Women's University, ang unang pribado at sektaryong pamantasan para sa kababaihan sa buong Asya. Siya rin ang naging unang Pilipinong abogadong pangkorporasyon ng Philippine National Bank. Naging tagapayong teknikal siya ng misyong pangkasarinlan ng Pilipinas sa Estados Unidos noong 1919. Umawak ng iba pang mga tungkulin sa pamahalaan gaya ng abogado ng Manila Railroad Company noong 1920. Puno ng misyong pang-edukasyon sa Estados Unidos noong 1926 at kalihim ng katarungang noong 1931. Noong 1942, isinasama siya ni Pangulong Manuel L. Quezon sa paglikas ng pamahalang Commonwealth sa Australia, ngunit pinili niyang manatili sa Pilipinas. Inatasan siya ni Manuel L. Quezon na maging acting president at mangasiwa sa mga bahagi ng bansa na hindi pa nasasakop ng mga Hapones. Nahuli siya ng mga Hapones sa Cebu kasama ang anak na si Jose Jr. o Pipito noong 11 ng Abril, 1942. Hinatulan siya ng kamatayan dahil ayaw niyang makipagtulungan sa mga mananakop. Bago siya barilin noong 2 ng Mayo, 1942, sa Malabang, Lanao, Lanao del Sur ngayon, sinabi niya kay Pipito, "Huwag kang umiyak. Ipakita mo sa mga taong ito, matapang ka, isang karangalan ang mamatay para sa iyong bayan."
ilang pangunahing lansangan sa mga lungsod ng bansa ang ipinangalan sa kanya. Kabilang dito ang isang abenida sa Maynila na kinatitirikan ng Abad Santos LRT Station. Mga katropa, tandaan! Sino si Jose Abad Santos? Isang kagawad ng gabinete, estadista, at ang ikalimang punong maestrado ng Korte Suprema. Nagsilbi rin siyang acting president ng bansa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pinatulan siya ng kamatayan at bago siya barilin, sinabi niya kay Pipito, "Huwag kang umiyak. Ipakita mo sa mga taong ito, matapang ka. Isang karangalan ang mamatay para sa iyong bayan." Muli, stay safe, stay home. God bless. Dios mabalos. Bum 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 b